At kung papayagan ng sponsor na tanggapin ng 25 years extension to operate, ay mawawala po ang pangunahing adhikain naming mga tagapag-akda o nag-akda na magkaroon ng patas at komprehensibong hearing na hindi dapat lumagpas sa October 31, 2020. Kung magkakaganon, Mr. Speaker, hindi na natin mapapakinggan ang saloobin ng mga taong nagpahayag ng kanilang oposisyon sa ABS-CBN katulad ng mga empleyado na hindi naging regular, mga kandidato o kandidato na hindi pinalabas ang political ads noong nakaraang eleksyon ngunit tinanggap ang bayad, at hindi rin masasagot ang mga issue kagaya ng pagbebenta ng black box na marahil ay sakop na ng House Resolution 00853 na ifinile ni Congressman Eric Yap, Congressman Tolentino at Deputy Speaker Duterte. Mr. Speaker, sa kabilang banda, meron din namang mga naghain ng pagiging pro-ABS-CBN. Mr. Speaker, kanina po ay paulit-ulit na binanggit ng ating distinguished sponsor na sana ay maipahayag ang mga punto ni Deputy Speaker Marcoleta sa isang hearing. Tama po ba, Mr. Speaker? Gentlemen? Mr. Speaker, Your Honor, ang intention talaga, palagi ko po itong sinasabi, da, dapat magkaroon ng impartial, comprehensive, extensive, transparent hearing, at kailangan marinig lahat. So whether that is to a provisional franchise up to October or 25 years, ang i-discuss natin, subject for siyempre at the right time yan, yan ang gusto ko pong mangyari, at palagay ko yun rin po ang gusto ng karamihan ng ating mga kasama. So at this point, we are now in the period of interpellation. Yung amendments should be discussed at the right time. But again, gusto ko lang i-reiterate, kasama ko po si Congressman Jonathan Alvarado as one of the principal authors ng House Bill 6732 granting a franchise up to October 31, 2020 sa ABS. Kailangan, you should all agree na dapat kung magkaroon ng hearing, whether up to October, before or beyond, dapat comprehensive, impartial. So yan lang po ang dapat malinawan ng lahat. Dahil kung di natin gawin po yan, hindi po natin ginagampanan ang constitutional mandate natin dito sa Kongreso. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, dear sponsor, gaano katagal po kayang aabutin ng isang komprehensibo at patas na hearing para sa prangkisa ng ABS-CBN, Mr. Speaker? Well, hindi natin talagang masasagot yan 100%, but yung intention ng bill ko natin, Mr. Speaker, is mag-set tayo ng timeline by October. So it does not mean naman na may timeline tayo ng October, madidesisyonan yan. But that is the deadline we have tried to set among ourselves dito sa mga co-authors, na sana madidesisyonan na yan whether to deny or grant the franchise. At gusto ko lang po linawin sa lahat, hindi po ibig sabihin na mabigyan ng provisional franchise yan na ako pabor, hindi rin ibig sabihin na ako kontra. Kailangan na madesisyonan yan dahil sa tamang pandinig. Ngayon, may nagsuggest nga, bigyan na lang ng position paper, pasubmitin na lang lahat. Eh, ang tanong ko naman, payag ba ang ABS? Payag ba ang for at again? So, in relation to the timeline, I cannot answer that. We can set a timeline that we want to follow, but maraming factors po yan. Una-una, we are in the new normal. We cannot, dati pwedeng 10 resource person sabay-sabay, pwede. Eh ngayon siguro hindi na pwede yan. Pwede tayong mag-marathon hearing umaga hanggang gabi, pero yung iba naman kasi may curfew pa, so hindi mo naman pwedeng i-require mag-hearing beyond the curfew. So maraming factors po yan na dapat i-consider. So at this point, I cannot answer that. All we can do is set a deadline for among ourselves, and we'll try as much as possible to follow that, Mr. Speaker, Your Honor.